Wala nang intro-intro mga pre. Babanat lang ako ng isa. Regarding ito sa isang kilalang undefeated boxer, si Floyd Mayweather Jr. Sa malamang ay magtataka kayo kung bakit pag-uusapan natin yan. Hindi naman kasi siya isang basketball player. Pero meron kasi isang pangyayari na na-involve ang isang NBA player sa buhay nito ni Floyd. At nagkaroon ng dalawang version ng basketball. Noong 2010 kasi mga pre, kung maaalala nyo, ay nakulong itong si Mayweather dahil sa pagbugbog sa kanyang GF noon, ang ina ng kanyang mga anak. Si Josie Harris kasi noon ay natutulog sa kanilang bahay, sa bayan ng huling sinaing, ang Las Vegas. Nang biglang dumating itong si Mayweather na parang galit na galit, nahawak ang cellphone nitong si Josie Harris habang binabasa ang mga text messages nito. Dito ay tinanong ni Mayweather itong si Josie Harris tungkol dito kay CJ Watson na noon ay naglalaro sa Warriors at sa Bulls. Ang tanong ni Mayweather ay kung naglalaro ba sila ng basketball. Yun bang shoot muna bago dribble? Alam nyo na yung mga pre. Ang sinagot no ni Josie Harris kay Mayweather ay oo. Nagkaroon sila ng intimate connection ni CJ Watson. Dito ay nagsimulang sakta ni Mayweather ang kanyang dating GF. Pinagbantaan pa niya ang buhay ni Josie Harris pati na rin itong si CJ Watson noon. Buti na lang, sa pangyayari na yun ay gising pa ang 10 years old na anak ni Mayweather at itong si Josie Harris para tumawag ng mga pulis. Pagdating nga ng mga otoridad ay sinabi ng anak ni Floyd na sinuntok nito si Josie Harris at sinasabunutan pa. At dahil dito ay nakulong nga ito si Floyd Mayweather ng 90 days. Inuhanan din ng testimonya noon si CJ Watson at itinanggi niya na may relasyon silang dalawa ni Josie Harris. Noon kasi ay sinabi din ng pamilya ni Watson na may iba siyang karelasyon. At mariing itinanggi ni CJ Watson na may relasyon silang dalawa ni Josie Harris. Kaso lang mga pre, sa messages kasi na nabasa ni Mayweather ay paano kaya niya nalaman na si CJ Watson yun. Hindi naman nagtagal ay nagkaroon din ng isang away sa pagitan ni Nate Robinson at ni CJ Watson noong 2013 sa laban sa Bulls at Nets. Makikita niyo naman yung inis talaga ni Nate Robinson dito kay Watson na tinulak niya sa score table. Kung maalala mga pre, si Nate Robinson ay kilalang kaibigan din ni Floyd Mayweather Jr. Noong 2017 ay nagkaharap itong si Mayweather at si Conor McGregor. Kilala naman natin itong si McGregor na matindi talaga mang inis. Sa isang photo kasi ay nakita na suot ni Conor McGregor ang jersey ng Warriors na may number 23 na hindi nagustuhan ni Draymond Green at nagkomento siya dito. Naagad nagribat itong si McGregor at sinabing hindi niya kilala kung sino nga ba itong si Draymond Green at ang pinapatungkulan niya ay itong si CJ Watson. Hindi rin ito nagustuhan ang dating GF ni Mayweather na si Josie Harris at kinwestiyon ang ginawa nitong si McGregor. So yan mga pre, ang connection ng dalawang version ng basketball sa buhay ni Floyd Mayweather Jr. Isang dribble bago shoot at ang isa ang shoot muna bago dribble. Kaya time